So, magandang araw sa inyong lahat. Magandang gabi na pala. So, tonight, tayo ay mag-test ng charger. So, papakita ko sa inyo paano tinetest ang isang charger. So, this time, ang ating itetest ay isang charger na kung saan meron siyang 19 volts. Saan ba? Ayan. Meron siyang ito, oh, makita nyo. 19 volts at 2.1 amperes. So, ang usual yung gumagamit po nito is yung ASUS na EEE. No, yung mga 1,000 na, no, mga 1,001 PEPC, mga ganun ng ASUS. At, syempre, yung size ng pin nito is different from other, no? So, si ASUS lang ang pinaka-unique na napakadami niyang klase ng pin. So, ang size po ng pin na to, na para sa ASUS na EEPC, na EEEPC is 2.5. So, ayan po ang sukat ng 2.5. Malabo. Ayan. Ayan. So, pakita ko sa inyo kung gaano siya kaliit. Kuha ko ng ibang charger ng ASUS. So, si ito pong ano, itong isang to, yan, si EEPC o yung 2.5, siya po ang pinakamaliit na sukat ng charger. Ang sumunod po dyan, na sumunod, is itong si 3.0. Ay, bakit Acer? Nabenta ko na siguro, pero parehas lang naman ito, no? Actually, 3.0 na ito. Pwede mo rin siyang gamitin talaga sa ASUS. Pero ipapakita ko na lang sa inyo yung sa pin na lang, yung size pin nila. No? Ulitin ko, ito si po, ito si 2.5 at ito si 3.0. So, ayan po ang kanilang diferensya ng pin. Yan. Halos magsinghaba sila. Halos magsinghaba. Pero yung kanilang loob, yan. Siyempre, mas malaki itong si 3.0. Konting-konti lang na halos para ang hirap nila i-define. No? Parang ang hirap nila i-define. Pero kung yun nga, kung kagaya namin na halos araw-araw kaharap mo ito, ay masasanay ka rin. Tapos isa pang klase ng charger, meron pa nga 0.40 pa si ano eh, si ASUS. Problema lang, wala tayong pang show ngayon, pero siguro gagawa na lang ako ng separate video para doon. So ito kasi may client tayo eh, na nagano. Ang sa akin lang, gusto ko munang i-test bago ipadala sa kanya kasi second hand. Pero kung brand new, hindi mo na kailangan i-test kasi sinisigurado namin na working na yun. Tinitest na namin dito yon. Pero hindi ko na ginagawaan ng video. Yan. Ito naman po, si 5.5 with 2.5mm pin. So kung ito, 2.5mm niya is yung kanyang pinaka-outer. Ito naman, ang 2.5 nito is yung kanyang pinaka-inner. Yan. Kanyang kalaki ang diferensya nila. So balik tayo sa ating pinaka-main agenda today. So, tayo ay magte-test ng charger. At ang ite-test natin is itong 2.1. Actually, dapat kanina pa ito eh. Kaso nagkaroon ng problema yung aking tester. Magpalit pa ako ng fuse. Ha? 19 volts, 2.1 amperes na output po. Second hand po ito. Pero meron din tayong brand nyo, syempre. Pero ito, iti-test lang natin as needed talaga ng client natin. Hanggat maaari, ma-provide natin yung best sa ating mga client. Okay, test na natin. So, syempre, lagyan natin ng power. Ito ang aking power. Ito kanyang LED light. Iilaw yan pag may power.
Yan, yellow green. Sunod is yung kanyang pin. Titignan natin yung pin. So, sobrang liit po niyan, hindi yan kakayanin ng pumasok ng pin ng tester. So ang gagawin natin, gagamit tayo ng pang jumper. Pakita ko sa inyo muna. Yan. Pag ginanyan natin yan, hindi yan papasok. Hindi yan kaya matest. Kaya kailangan natin ng tulong ng pardible. Pasok lang po natin yan dyan sa loob. Yan. Yun yung tester natin. Panoorin nyo. Bumabalik kasi baliktad. Dapat yung black dito pala sa labas. Tapos, doon ka ngayon sa pardible. Yan, mapalo siya. So, ibig sabihin, itong ano natin, charger, second hand charger is working. So, pwede na natin siya ipadala sa ating client. So, para sa kliyente ko, kasi isi-send ko rin sa kanya itong video na to, at least nakikita niya na working. No? Ito po, pag dinaretso mo yan, hindi yan gagana kasi dapat busy lang. No? So, para gumana siya, yun nga. Tusok natin yan dito. Again. And then ito, from here, at ito. Gumagana siya. So, yan po ang proof na working. At nakita nyo kung paano tinetest ang isang Acer, isang charger na merong lahat ng klase ng charger, ganun ang way ng pagtetest, no? Gumagamit lang tayo ng ganito, alambre, kapag kamaliit ng butas, no? Usually, ang ma-encounter mo ng ganyan is yung mga yun nga, yung mga 3.0, 4.0, tapos yung merong 5.5 na maliit, pero yung ano niya, basta itong malaking bagay itong pardible. Ito yung isulang ginagamit namin. No? Pero pwede rin naman paper clip, tanggalan mo lang ng skin, ng rubber skin. So, ulit. No? Yan, please like, share, and subscribe para po sa aming channel. Pwede po kayong mag-comment yan pag may mga katanungan kayo para ma-assist namin kayo. No? At masagot namin ang inyong mga katanungan. Yun lang po. Bye!